Ito ang biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Kabisyo, nagbabalik DJ Lala para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. First stop ng ating hashtag biyaheng ideal partner. Unahin na natin ang mga babae. Ano nga ba ang hinahanap ng mga babae sa kanilang magiging partner? Nako, taliwas sa pagkakaalam ng ibang lalaki, hindi naman kami naghahangad ng gwapo, mayaman, matalino at macho. Pero kung ibibigay ng pagkakataon, sino ba naman kami para tumanggi? Kahit isang opa lang, goods na po. Pero kidding aside, you know what we want? What women of today want? Take note ha, women, not girls. Doon tayo sa mga mature na usapan. We want a guy na sensitive sa nararamdaman namin. Hindi yung disuse, yung may initiative. We want a guy na marespeto, hindi lang sa amin, kung hindi pati sa mga taong mahal namin. We want a guy na may direksyon sa buhay. Hindi ko sinasabing yung tipong hindi na kami pagtatrabahuhin ha, but a guy na nakatuon ng isipan sa relasyong pangmatagalan. We want a guy that we can talk to, a guy that we can share our dreams to, a guy that can make us happy, and a guy that can make us see no one else but them. Love, contrary sa mga iniisip ng tao, hindi lahat ng babae nakatingin sa grand gestures ng lalaki, katulad ng mga napapanood ninyo sa social media. Kahit sa kanto lang na date, keri na, basta tuparin mo lang yung pangako mong di mo kami paiiyakin, mananatili kang tapat, at wala kang ibang hahangarin kung di kami ay mapasaya. Yun lang para sa amin, sapat na. Di naman kami baldato eh. Just love us the best way you know how, and we will give it back to you threefolds. I guarantee you, a woman can and will do that. Basta mahalin nyo lang kami, ibabalik namin sa inyo yan ng threefolds. Okay? Yan ang hinahanap namin sa lalaki. The second stop ng ating hashtag biyaheng ideal partner. So natapos na kanina ang ideal guy for women. Ngayon naman isunod natin, ano nga ba ang hanap ng mga lalaki sa babae? Is it the beautiful face, makinis na kutis, malaboting figure? Ayan, ladies, iba ang napapalingon sa nai-in love. Sure, the great physical attributes can attract a man, but it will take more than that to make a man fall in love with you. One thing na alam ko from my past relationships ay guys love to be treated like a baby. Kahit gaano pa sila kalaki, kamacho, kaastig, they are different when they are with someone they love and someone that they are totally comfortable with. Gusto nila yung inaalagaan sila ng parang bata. Nakikipag-bond at usap ka sa kanila na parang barkada o tropa. They want a woman that they can hang out with. They want a woman that will understand na hindi nila kailangan makipagsabayan kay opa because they don't need to. Alam nila sa sarili nila what they can and what they can't do to make you stay, and as a partner, you have to accept them that way. They want a partner that can understand na dadating sila sa oras o stage ng relationship na makakalimutan na nila ang date ng monthsary at anniversary, but that doesn't mean they love you any less. Dadating sila sa time na hindi na sila makakabili at makakagawa ng surprise, and they will just let you choose what you want sa birthday mo o sa Christmas, but that doesn't mean hindi na sila nag-e-effort. They just want you to have what you want. Love, they want a woman that will be patient with them and be a best friend to them. Hindi lahat ng lalaki, or should I say, hindi lahat ng mature at matitinong lalaki sa physical na kaanyuan na huhumaling. If they love you, truly love you for that matter, they will be loyal to you and they will build a life with you. You don't and won't have to worry about him looking at other girls dahil feeling ko normal lang naman yun eh. But rest assured, madami mang magagandang babae na higit sa'yo sa mundong to. Walang ibang magmamay-ari ng puso niya. Ikaw lang, mula umpisa hanggang sa dulo. Tandaan mo yan. At love, oras na para sa ating biyahe sender of the night. Ito ay sinend sa ating FB page, DJ Lala Banderas ni Daniel. Basahin natin. Hello DJ Lala, nakikinig po ako sa programa mo ngayon at sana po ma-open mo tong message ko. Hihingi na din po sana ako ng advice tungkol sa ex ko. Nung birthday ko, nag-break kami at nung November niya pag gustong makipag-ayos, pero ang gusto niyang mangyari, siya pa din ang masusunod sa relasyon. Naging under
nag-error ako dahil nakagawa ako ng pagkakamali sa relasyon namin. Pero hindi naman dapat ibig sabihin nun lagi na lang akong magiging sunod-sunuran. Pinagsisihan ko na po lahat at pinagbayaran ko na lahat ng nagawa ko, DJ. Gusto ko din namang magkaayos kami. Pero paano kung siya pa din ang mataas at di pa din siya nagpapatalo? Sana po matulungan niyo ko. Thank you, DJ. Well, Danielle, ganito, no? Kung magkakabalikan kayo just because pagbibigyan mo siya, ibig sabihin lang nun, Danielle, hindi kayo nagkabalikan for the right reason. Which is, nagkaroon kayo ng compromise and then you realized na mas importante ang isa't isa kesa dun sa notion na siya yung tama o ikaw yung tama. Kung magkakabalikan kasi kayo just because meron kang susundin na terms ni ate, that's kind of pushing her luck a bit. O diba? Kumbaga, nagpo-push na siya masyado ng limitations and boundaries mo just because of that one. Sabihin na natin, that one mistake that you did. If you said na you were sorry about it, pinagbayaran mo nung pinagbigyan ka niya, abay pinakita mo sa kanya na you are sincere sa naging apology mo at sabi mo nga, according to you, naging sunod-sunuran ka sa kanya for quite some time, ibig sabihin, love, willing ka to compromise, willing ka na gawin lahat in order to start anew with her. Not to go back sa kung paano kayo before, but start a new relationship with her. At kapag nagpapatawad kasi, girls, alam nyo dapat yan sa mga sarili ninyo eh. Once pinatawad nyo yung isang tao, ibig sabihin nun, you are ready. You are ready to start anew. You are ready to start a clean slate sa relationship ninyo. You don't take yung pagkakamali niya as a bargaining chip. Na kapag kakailanganin mo siyang pasunurin to whatever it is na gusto mo, gagamitin mo yung chip na yon and it's unlimited. Tanggalin nyo yan sa mga mentalidad ninyo, girls. Ngayon, kapag nagkamali sa inyo yung partner ninyo, girls and boys yan ha, for in general na to, girls and boys, kapag nagkamali yung partner ninyo sa inyo at pinatawad nyo siya, just make sure na willing ka na. Willing ka nang mag-start anew at hindi mo nababalikan yung era na yon. Hindi mo nababalikan yung memory na yon, kasi that will only bring limitations sa partnership ninyo. That will only cause you to fight about this matter over and over again. It will be exhausting. It will be tiring. So again, going back sa iyo, Danielle, if gusto mo siyang balikan, if gusto mo siyang kausapin about this, I want you to give your terms as well. Sabihin na natin wag terms. Yung terms kasi it makes it more constricting eh, yung relationship eh. Let's call it thoughts, opinion. Sabihin mo sa kanya na gusto kitang balikan. Kasi mahal kita. Gusto ko tong ituloy tong relationship na to kasi mahal kita. But kung babalik ako to where we were before, that is something na I don't wanna be in. I know nagkamali ako sa iyo before nung pinatawad mo ko, pinatunayan ko yung sarili ko. But if you are not yet ready to start anew with me, hindi ko kakayaning bumalik sa relationship na pinanggalingan natin na wala tayong trust sa isa't isa, wala tayong faith sa isa't isa, kasi nakakasakal not only for me but for you as well. I cannot make you happy if hindi mo ko pagkakatiwalaan na kaya kitang pasayahin. Nagigets mo ko, Danielle. Kumbaga, this time around, if you want to be with this person, that person must know what you feel and what you think about the relationship. If nakakasakal na yung relationship sa'yo, then sabihin mo sa kanya in a manner na maintindihan niya na si Danielle na kaharap niya ngayon ay si Danielle na mature na. Si Danielle na gustong ayusin yung relationship, si Danielle na willing magbago, at si Danielle na gustong magsimula ng panibago with her. So again, Danielle, if ang kondisyones niya ay siya ang masusunod sa relationship niyo, then I think you have to let this one go. Kasi I assure you, both of you will never be happy sa ganyang klaseng relationship. Sa isang relasyon kasi, it's more of give and take eh. Dapat walang may upper hand. Dapat pareho kayong may voice within the relationship. Pareho kayong may right to make a decision within the relationship. If tatanggalan mo ng karapatang magkaroon ng desisyon at boses ang isang tao, that's no longer love. That is full control and that is dominance, which are something that shouldn't be present in a relationship if you want it to work for a long time. Okay? I hope natulungan kita, Danielle, at sa mga kabisyo natin na gustong maging katulad ni Danielle
and gusto din pong maging biyahe sender, then all you have to do is send your problems over at my Facebook fan page, DJ Lala Banderas. O kaya naman sa aking mobile number na 0917-851-4329. Again, 0917-851-4329. Kasama nyo pa rin DJ Lala, and you are still tuned in sa aking programang biyahe. Ang programang sakto, klaro, diretso. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Jivi-jivi lang, walang hate, puro love lang. Always your number one SM Radio Station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.